panoorin ang barangay chairwoman na si Michelle C.P. ng Cantagnos, Baybay City, Leyte, Philippines. Ikinuwento niya kung paano tinamaan ng pagguho ng lupa or landslide ang barangay nila. Sa kasagsagan ng bagyong Agaton noong Lunes at kung paano sila nakaligtas sa trahedya. Sinamantala na rin niya ang pagkakataong ito upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. Ako po ay si Michelle C.P., Barangay Kapitan ng Cantagnos, Baybay City, Leyte. 42 years old, bago mangyari ang napakalagim na trahedya sa aming barangay, noong araw ng Linggo ng hapon, pinalikas ko na ang mga tao papunta sa aming barangay hall at gym dahil ang sapa at ilog ay bahana. Ngunit sa bandang alas 4 ng umaga, ang mga lumikas ay bumalik sa kanilang bahay para magluto ng kanilang pagkain sa umaga. Noong mga alas 5 ng umaga, bigla kaming nakarinig ng pagsabog sa bukid dahil sa ingay na parang dalawang helikopter na pababa. So tiningnan ko sa bintana at yun ang nakita ko, putik na rumaragasa na kasing taas na ng mga bubong ng bahay. Yun ang huli kong naalala kasi tumilapon at naanod na ako. Yun lang ang naranasan ko noong Lunes. Habang ako ay nasa tubig, nakahawak ako ng upuan at hinanap ko agad ang mga anak ko. Ang unang sumagot sa tawag ko ay ang aking ikatlong anak at sumunod naman ang pangalawa. Sabi ng pangalawa kong anak, "Ma, tanggalin mo. Ma, tanggalin mo." Dahil nasa ilalim siya ng plywood, kaya tinanggal namin yung plywood at nakalabas yung anak ko. Sunod na hinanap ko ay ang asawa at bunso kong anak. Sumigaw ako, "Nasaan kayo?" Sumagot dito. "Dito kami sa loob ng bahay," sagot ng asawa ko. "Ni-rescue namin sila. Inuna ko ang bunso dahil hindi makahinga dahil nabalot sa putik. So pinunasan ko siya. Yung asawa ko naman, pinilit din niyang makalabas sa loob ng bahay. Hindi kami makalabas dahil nakaharang na yung sirang bahay ng kapitbahay namin. So doon kami dumaan sa bubong at tumakbo na kami papunta sa simbahan sa may gym. Baka kasi may sumunod pa dahil maingay pa rin sa taas. Pagkatapos nun, nag-alala ako, bakit hindi nakasunod agad? Yun pala, tumulong na rin sa pag-rescue sa mga humihingi ng tulong. Doon lang kami nagpaiwan sa taas sa may simbahan. Yung mga sugatan ang unang tumulong ay mga taga Barangay Ambakan at Butigan. Nagpapasalamat ako at hindi kami pinabayaan ng aming mga kalapit na barangay. Pagkatapos noon, nasa mahigit 100 ang mga nasawi. Hindi pa kasali ang mga nasa hospital. Pinangakuan naman kami ng lokal na pamahalaan ng Baybay City at ni President Duterte noong bisitahin ang Baybay na bibigyan sila lahat ng mga kakailanganin nila sa pag-uumpisa sa panibagong buhay. They need help sa mga gustong magpaabot ng tulong. Contact lang kayo sa LGU ng Baybay City, Leyte.